Pinakaba nga mga idol ni LeBron James ang napakaraming Lakers fans o halos lahat yata ng Lakers fans. Matapos nga mga idol na sabihin ito ni LeBron James in-game matapos niya ngang ma-injured ang kanyang ankle. Pero bago natin yan pag-usapan ay eto muna ngang sinabi ni Charles Barkley patungkol kay Victor Wembanyama. Alam naman natin na ilang buwan na nga pinag-uusapan si Wemby nang dahil nga mga idol sa nalalapit na 2023 NBA Draft. At sinabi nga neto ni Barkley, "I can't sit here now just because he is dominating over in the Czech Republic that he is going to come over here sa NBA and dominate. I just don't believe it." So in short, hindi 100% sold ito nga si Chuck mga idol dito nga sa highly talented na prospect na ito nga si Victor Wembanyama. Marami nang sasabi na he is the greatest nga daw since LeBron James na NBA draft prospect. At yan nga mga idol ay medyo mabigat na title para nga dito kay Victor Wembanyama. Dahil nang nabigyan nga siya mga idol ng ganyang titulo ay ine-expect na nga ng lahat ng mga NBA fans na gagayahin at magagawa rin ito ni Victor Wembanyama kung ano yung ginawa ni LeBron James ever since na pumasok siya sa NBA. At ayun nga mga idol ay talaga namang idumina ang NBA. Kaya nga nasabi neto ni Charles Barkley na hindi pa nga daw siya sure dito kay Victor. And mayroon namang reason kung bakit hindi pa sa sure. Dahil nga rin mga idol, questionable yung kanyang interior defense at medyo masasabi natin kapayatan itong ang si Victor Wembanyama. Yes, super talented siya on the offensive end. Pero pagdating sa NBA mga idol, kailangan niya ring bumantay. At yung mga babantayan niya dun mga idol ay hindi lamang mga 6'1", 6'2", mga 6'5", mga 7-footer din yung kanyang babantayan dun mga idol. Hindi na malayo sa kanyang height. For example, lalang si Giannis Antetokounmpo. Sa tingin natin kapag nagka-match up itong dalawang ito, e ano mangyayari dito kay Victor Wembanyama? Kaya nga maintindihan natin kung bakit si Chuck ay meron pang doubts patungkol nga dito sa highly talented na prospect na si Victor Wembanyama. Pero we can't deny naman na talagang super talented and probably one of the greatest prospect talaga ito sa NBA. Anyways nga mga idol, ngayon ipag-usapan na nga natin ang pagkatakot ng buong Lakers fans na nangyari nga dito kay LeBron. Sa kalagitnaan nga ng kanilang comeback mga idol dito nga sa third quarter ay itong si LeBron ay bumagsak na nga lang mga idol with an apparent ankle injury. At yung itsura pa lang ni LeBron ay talagang mukhang masakit nga. At ang mas kinatakot pa nga dito ng mga Lakers fans mga idol at ibang mga NBA fans ay sinabi ni LeBron James na "I hear a pop." May narinig nga daw siyang pumutok sa kanyang ankle mga idol na hindi nga maganda for sure. Every time na makarinig ka nga ng pop sa kung anong iyong na-injured ay for sure bad news yon. Pero ang nakakagulat dito mga idol ay biglang tumayo si LeBron James, sinikipan ang kanyang ang sapatos at ayun tatalon-talon at nakalaro pa nga mga idol sa buong laban. Sa fourth quarter pa nga mga idol, hindi lang siya naglaro, nag-take over pa. 11 points mga idol in the fourth quarter, leading the way para nga sa Lakers na manalo. Pero kahit nakabalik nga si LeBron sa laman at nag-take over pa ay meron pa rin talagang pangamba ang mga Lakers fans. Dahil kung makikita rin natin dito mga idol, yung ankle ni LeBron James ay hindi dapat ganyan. Try nyo mga idol, hindi dapat nagaganyan yung ankle dahil hindi nga maganda at hindi normal na way yan ng pag-flex ng ating ankle. Pag tinry nyo yan mga idol, for sure masasaktan kayo. Our ankles are not supposed to go like that mga idol, kagaya nga sinabi ng ilang mga NBA fans din. At tingnan nyo nga itong si LeBron James mga idol, nung pauwi na nga at palabas na ng arena ay iika-ika nga dahil for sure masakit pa rin yan. Anyways, hopefully mga idol sa next update ng Lakers ay hindi naman ganun ka-serious ang injury ni LeBron at yellow-yellow lang, pahinga-pahinga lang ang katapat ng kanyang ankle injury. So abangan natin, abangan next update mga idol.